Long time at shucks, hindi na ako masyadong parang nagiging camera shy na ako, hindi na ako marunong salita. But yeah, it's been a long time, it's been months since the last time na nag-vlog ako. I think the last vlog na in-up ko pa ay way back July, August, if I'm not mistaken. Tapos, yun na! So, konting life update lang, ano, kung bakit nga ba ako medyo naging busy is that kasi first of all, natanggap ako sa bagong work. I am now a social welfare assistant with Department of Social Welfare and Development. PSWD for peace. So yun, sobrang buong-buo. So dun na po ako, I'm a public servant right now. Yes, naman. So yun. Plus, nag-adjust ako. I started with my new job last October and then yun na, nag-adjust na from November, December, sobrang busy. Tapos, come January, dapat mag-vlog na ako agad pagpasok ng taon pa lang. But, my lolo passed away and I needed some time para, alam na, maka-adjust din doon. So, yun, that's one reason as well. And, yeah, right now I'm here. Oops, sorry, my bus. Actually, I'm not living in my house, yung talagang bahay ng parents ko. I'm renting a room here in Bulalakaw kasi dito ako na-assign. So, pasensya na pala kung medyo haggard ang look kasi sa totoo lang, I haven't had a me time for a very long period of time. Sobrang wala na yung hair ko, lumabas na ang sumpa. Ayan yung hair ko. Kagagaling ko lang sa area at it was tied up since this morning at ngayon lang siya nakahinga. So ganyan na yung buhok ko since kanina ngayong pag-uwi ko. So this video is actually will be talking about the 10 things na we should do this 2020 o dapat natin gawin ngayong taon ng 2020 pero hindi natin ginagawa or ginagawa man natin eh hanggang simula lang tayo. So that's our topic for this vlog. 10 things na dapat ginagawa natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo. Number 10! Sundin ang New Year's Resolution. So, alam ko naman, napaka-cliché na talaga niya yan. Talaga ng New Year's Resolution. So, guys, gawin natin yung mga New Year's Resolution natin. Napaka-general naman yan. Since gumawa ka na rin lang, di ba? Naglista ka na din lang. Eh, gawin na natin, di ba? At ang masama nito, yung iba, ginagawa naman talaga nila. Pero, hanggang simula lang. So, hindi nila masyadong pinagbibigyan ng or binibigyan ng pansin yung mga New Year's resolutions nila. So, this 2020, tapusin natin, di ba? Hanggang dulo, gawin natin yung mga New Year's resolutions natin. Number 9! Number 9 na dapat ginagawa natin this 2020, pero hanggang simula lang tayo is mag-diet! Diyos ko! Kailangan na natin mag-diet! Tingnan nyo naman yung mukha ko. Kung mapapansin nyo, no, nag-start ako mag-vlog, hindi pa ako ewan ko ah, pero parang feeling ko, hindi pa ako ganito ka, ano. Well, mataba naman na talaga ako. Pero, umayat ako ng very, very slight noon eh. Tapos yun, may nagre-remind kasi sa akin na laging kumain. Eh, masunurin ako. So, pero, dapat this 2020, mag-diet na tayo. Mag-diet tayo. Samahan nyo ako. Number 8. Okay, so one of the things na dapat ginagawa natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo is to sleep early. Matulog ng maaga. Well, most of
us siguro or ako nung bagong simula lang yung taon, talagang I see to it na maaga ako natutulog kasi nga may insomnia ako. So, as much as possible, I sleep early para maaga kong makuha yung tulog na kailangan ko. But then again, hindi ko siya mapanindigan, hindi ko siya matapos. Hindi na naman ako nakakatulog, puyat na naman lagi. So, this 2020, let's enhance our sleeping pattern, our sleeping discipline, our sleeping habits, i-enhance natin, ano? So, that's one thing that we should start to do. This 2020, matulog na maaga, guys! Number 7 is to drink 8 to 10 glasses of water a day. So, ako, sumuko na talaga ata ang katawan ko pagdating sa pag-inom ng tubig. I don't really drink too much water. I don't know why. Wala kasing lasa. Hindi siya matanggap ng dila ko, ng sistema ko. Ewan ko, what I prefer to drink is this. Yeah. Alam niyo ba kung ano to? Sa mga friends ko, sa mga friends ko na who really knows me well, who really know me well, that's my favorite drink. So, kapag wala niyan, parang malungkot talaga ako. So, yeah, this 2020, sinimulan ko to drink 8 to 10 glasses of water a day. Pero, parang ang nangyari ay 8 to 10 bottles of Coke a day ang nangyari. But I'm so sorry, myself, my body, my very precious body. Pero, hindi ko kaya. Pero kayo guys, wala namang masama ko itatry nyo. At kung gagawin nyo talaga, why not, diba? 8 to 10 glasses of water a day. This 2020, sige na, para fresh. Number 6 is... ano nga ba yun? Number 6 na dapat mong gawin, pero hanggang simula ka lang this 2020 is magtipid or mag-ipon. Okay, guys. Diba? Maraming ganyan. Talagang yung iba nga part na yan ng year's resolution nila ang pagtipid at mag-ipon. Pero ang nangyayari, sa simula lang talaga nagtitipid. Okay? Wala nang matipid kasi. Paano ka magtitipid kung wala kang pera? Diba? Yun kasi yun. Pero yung iba naman, nagagawa talaga. So, dun sa iba na nagagawa, pero hanggang simula lang, diba, medyo mag-isip-isip na rin tayo. Oo, kasama ako. Pero yun nga ang sinabi ko, diba? Paano ka magtitipid kung wala kang titipirin? Paano? Ituro nyo nga sa akin. Kasi ang dami nagsasabi niyan eh, magtipid. Eh, paano ka nga magtitipid kung wala kang pera? Anong titipirin mo? Nainis agad ako eh. Number 5 na dapat gawin this 2020 pero hanggang simula ka lang at alam ko maraming guilty dito. Alam ko yan. Number 5 is mag daily journal or planner. Nag daily journal ka na, nag planner ka din. Pero hindi mo na ma-update ngayon. Diba? Maraming ganyan. Nag daily journal, nag planner, ano pa bang ang init guys, mainit no? Nagde-daily journal, nagpa-planner, pero some of them, 'di ba? Marami sa kanila, most of them ay hanggang simula lang. Ako, nung December, I gave gifts sa mga ka-work ko, which is planner, na kasi alam kong gamit na gamit talaga nila, and I hope magamit talaga nila all throughout the year. Kasi gamit na gamit talaga yun sa work namin. Pero ako, di ba, ako mismo, na nag-gift ng planner, guys. Alam nyo ba, wala akong planner pa. Kasi nag-order ako online, I don't know what happened. Hanggang ngayon, wala pang nag-deliver. So, watch out for my next vlog. Magrarant na ako about dun sa planner na napakatagal. Mag-e-end na po ang January. Wala pa rin akong planner. Asaan na? Ibalik na lang kaya yung bayad ko. Bibili na lang ako ng thing. Number 4 na dapat ginagawa natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo is to go back to church. So, most of you guys, I know siguro maraming tatamaan, hindi na nag-church, hindi na sumisimba, or whatever it is na ginagawa ninyo. If you missed a lot of church activities last year or the past years na lumipas,
past years tapos lumipas. If you missed a lot of those kinds of activities, hindi pa huli ang lahat. Okay, so kung ano man yan, I will not be very particular. Ginagalang ko ang sesyon ng nakararami. Ginagalang ko ang inyong mga opinion. So, whatever your religion is or whatever your org is, go back to it. Alam niyo yun, sumimba kayo. Pero mas maganda kung sasamba kayo. Diba? Yun. Sumimba kayo. Sumamba. And if you missed a lot of church activities, go back. Diba? Pumunta kayo. Sumama kayo sa mga church activities na yan. And we'll see. Diba? Kasi yung iba, pansin ko, yung iba, sumasamba or sumisimba lang sila kapag New Year, kapag birthday nila, or if there's a special occasion sa buhay nila. So, minsan once a year lang. So, go back to church. Diba? Sumamba tayo. Let's give what he deserves. Diba? So, that's number 4. And number 3 na dapat ginagawa natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo is to lessen the time that we spend on social media. So, most of you, siguro, ginawa na rin yung New Year's resolution na mag-less ang time sa Facebook, Instagram, Twitter, and everything. But, a few weeks later, ayan na, nag-check na ulit. Nag-scroll na sila ulit sa social media, sa YouTube. And, yeah. So, this 2020, alam mo, ang isa sa na-realize ko ngayong edad ko na to, at huwag niyo nang itanong kung ilang taon na ako, is napaka-toxic ng social media. Sobrang toxic na doon mo makikita yung mga tao na kapag harap mo, friends kayo, pero kapag hindi na kayo magkakasama, hindi na rin kayo friends. Aww. Yung mga backstabber, yan, sila yan, hello, yung mga plastic, yan, sila rin yan. So, i-less na natin yung interact natin sa social media kasi nandyan sila lagi. Pugad na nila yan. Hindi na sila mawawala dyan. So, let's try to deactivate. Yung iba nga, wala talagang Facebook. Kaya naman nila eh. So, yeah, why not? Pero, siguro yung moderate use lang. Kaya nga sabi ko, i-lessen lang natin. Ay, power ang motor ni Kuya. Yun. So, pero going back to the topic, just lessen the time that you spend on social media kasi nga hindi na siya ganun ka-healthy. Diba? Habang tumatagal, hindi na nagiging healthy yung paggamit natin ng social media. And number 2 na dapat ginagawa na natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo is that wag nang mag-reply kay ex. Opo, pag nag-text o nag-chat ang inyong ex, anong dapat gawin? Pakiulit? Oo, tama. Wag na mag-reply. Bakit ang pula ko yun? This 2020, gawin na natin yan. Huwag na tayong mag-reply. Or, I mean, huwag na kayo. Kasi ako hindi naman after. Wala naman. Tsaka hindi naman na nagme-message din ang ex. So, huwag na, diba? Huwag nang mag-reply. Hayakin nyo na eh. Natapos na ang 2019. Tapusin na rin natin yung connection natin sa kanila. O, diba? Sabi ko nga sa pag-move on tips na ginawa ko noon, kung kailangang i-block, i-unfriend, or i-unfollow, go! Why not? Kung makakatulong yan. That's not bitterness. Diba? Hindi yan kabiteran. So, ako, I really disciplined myself. I didn't block or unfriend. Hindi ko in-unfriend yung ex ko. Hinayaan ko lang. At yung sarili ko yung dinisiplina ko. Kasi I know, it's me who's causing the pain already sa pag-stalk. So, kayo, opo, kayo. Kayong mga marurupok, yes. Tama na. Diba? Huwag na mag-reply. Bakit pa? Para saktan ulit ang sarili. Masokista talaga tayo, mga entay. Okay? So, this 2020, tama na. Huwag na mag-reply. I know some
tried it already. Hindi na talaga sila nagre-reply. Wala nang connection at all. Pero I hope mapanindigan ninyo, guys. Panindigan natin yan, okay? Panindigan naman natin. Para naman mabawasan ang mga sad boys and sad girls. Okay? So that's number two. And the last, but not the least, number one na dapat ginagawa na natin this 2020 pero hanggang simula lang tayo is ang mag-move on. Yes, mag-move on, guys, okay? Marami kasi dyan, pagpasok ng January, sinabi nila na, okay, mag-move on na ako. Sinimula naman nila, pero girl, diba? Hanggang simula lang talaga, kinakain din talaga nila yung sinasabi nila. At ngayon nga, ay, ayan na naman, naghahabol na naman sila, nagmumukmuk na naman sila. Diba? Hanggang simula lang yung mga pag-move on na ginagawa. So this 2020, simula na natin. Hindi natin kailangan palang, okay na pala yung simulan eh. Nasimulan na, okay? Since nasimulan na, tapusin na natin, parang awa nyo na. Kasi alam nyo, sa totoo lang, napapagod na yung mga editors namin sa page ng kakapost ng mga hugot. Though hindi naman sila nagre-reklamo kasi nga hugot page nga eh, hugot snap nga, diba? Pero syempre, diba, sobrang nafu-full ng negativity yung page namin. So, I hope this 2020, magawa na natin yung magpag-move on at matapos natin, diba? Yung mga 3 years na, 4 years, 5 years, 10 years na nag-move on pa rin hanggang ngayon. Guys! Wake up! Hindi na kayo mahal, okay? Kasi kung mahal kayo niyan, binalikan niya na kayo noon pa. At saka, first of all, kung mahal kayo, hindi mo kayo iiwan niyan eh. Pero yun nga, kung nagmahalan nga naman kayo at naghiwalay kayo, dami ko sinabi, basta mag-move na lang kayo. Okay, so that's it. Those were the 10 things na dapat ginagawa na natin this 2020, pero hanggang simula lang tayo. So I hope, guys, yung mga binanggit ko na items kanina ay talagang magawa natin, ano? Yung talaga ako magpakali sa hair ko kasi nga, ayan o, ang pangit-pangit na niya. Sobrang pangit na niya. Makaipagpalit na ako. Char! Diyan ka lang. Magigalit sa kanya pag napanood. Hi, I miss you. And before ako mag-end ng video na to, please don't forget to subscribe, to like this video, to comment if you have any suggestions. Hindi ako magsasawang sabihin ito. Comment any suggestions for any contents that you would like me to do. Kahit wala naman nagko-comment, please comment down below. Yan, and thank you so much for all the support. Kahit dun sa span of months, ay, power na naman ang motor. Kahit dun sa period of months na nawala ako, naging Mia ako, ay may mga tao pa rin na nanonood ng mga videos ko at pataas na pa rin yung mga views. Thank you so much, guys! I love you all! And also, I just wanna say hi dun sa pinsan ko, kay Ate Aiko, na kinasal noong December 20. So, bridesmaid ako doon. Hello, ate, and to your husband. Thank you for watching, guys. And here are some of the pictures na nung kasal nila. Ayan. So, I'll be showing some here. Banda dito. O dito. Bala na. Basta somewhere there. Yon. So, that was the wedding. Okay, and also, don't forget to like our page and follow our page on Hugot Snap, also on Instagram at Hugot Snap. Wala naman ako masyadong babatiin. Shout out na lang sa lahat na hindi nakalimot sa vlog ko at dun sa dalawang nag-comment kung kailan ba talaga ako magpa-vlog. Shout out! Hindi ko lang alam kung sino nga ulit kayo. Pasensya na. Pero mahal ko kayo, guys, okay? So, wala na nga ba? Yeah. That's it. Stay happy, everyone. Stay happy. Have a happy life. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga extra ko. Have a happy life and stay love.